Raymond Almazan having the hat. Almazan is on the floor, man. Crashes to the floor. Ravenna's down. For the tie! With a sneaky, sneaky move. Shoutout kay Lodi Dao, kay Nino Pineda, kay Rionel Paler, kay Internal Ratpo, kay Christopher Nuncio, at kay Mico Angelo Plaver. Maraming salamat sa suporta ka, BM. God bless sa inyong lahat. Ang malaking pag-amin ni Coach Stimcone na kinukonsider na pinakamahirap na laban niya sa pagkuha ng championship. Pero bago natin pag-usapan to, mga ka-BM, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mundo ng basketball, hindi katulad ng kainuman mo. Ang two-time Grand Slam champion na si Coach Stimcone ay kinukonsider na ang pinakamahirap sa laban sa kanyang karir ay noong 2002 PBA Governors Cup at ang 2010 PBA Philippine Cup Championship, at ang dalawang series na ito ay kontra kay Coach Ryan Gregorio na parehas tinalo sa championship si Coach Stimcone. Sinabi ni Coach Stim na wala raw talagang tumalo sa kanya ng sobra kundi si Coach Ryan lang, na sinabi pang si Coach Ryan raw ang kontrabida sa kanyang PBA karir. Nagtataka rin raw si Coach Stimcone kung bakit hindi siya manalo-nalo kay Coach Ryan Gregorio sa finals. Matatandaan na noong 2002 PBA Governors Cup Finals ay lamang sa series ang Alaska Aces sa 3-1 advantage at isang panalo na lang ay champion na ang Alaska, pero na-sweep pa ng kupuna ni Coach Ryan Gregorio ang laban para agawin sa Alaska ang Governors Cup Championship. At noong 2010 Philippine Cup Finals, ang rematch na inaasahan na makakabawi na si Coach Stimcone ay nauwi sa mas masakit pa na pagkatalo ni Coach Stimcone sa kamay ni Coach Ryan Gregorio. Matatandaan noong 2010 Philippine Cup Finals ay hindi na pinaporma ng Fairbirds ang Alaska sa 4-0 series, kaya ganito na lang naaalala ni Coach Stimcone ang laban niya kay Coach Ryan Gregorio. Sinabi pa ni Coach Stimcone na siguro raw talaga kontrapelo lang siya pagdating sa coaching style. Sa lahat raw na naging laban nila ay palagi itong may sagot sa mga adjustment na ginagawa niya. Kontrapelo raw talaga, pero palagi raw silang nag-uusap at magkaibigan sila. Pero kahit ganon, si Coach Stimcone ay meron na ngayong 22 championship kasama na ang dalawang Grand Slam sa Alaska at sa San Mig Coffee. Marami naman ang nagkukonsider na si Coach Stimcone ang greatest coach of all time na inahalin tulad kina Coach Bebe Dalupan at kay Coach Sonny Jaworski dahil sa maraming championship na nakuha nito sa PBA at ang mahirap na mabura na dalawang Grand Slam. At sa ngayon sa Barangay Ginebra naman ay target ulit nito ang Grand Slam ngayong taon kapag nagbalik na ang PBA. Kakatapos lang din makakuha ng championship ni Coach Stimcone sa Barangay Ginebra, at balak pa talaga nitong dagdagan ang kanyang magandang karir sa PBA. Dagdag pa ni Coach Stimcone na hindi raw talaga maiiwasan ang may kontrabida sa laban, at dapat lang raw talagang gawin ay maghanda o ihanda ang team ng mabuti para makuha nito ang gusto sa laban, lalo na ngayong 2020 na hindi na raw talaga madali ang basketball dahil sa lahat ng team ngayon sa PBA ay lumakas na.